Yan. So, hello dear viewers and welcome to Our Perspective with Sir Adrasor. Siyempre, this is the show that listen and value your views for a wider and deeper understanding. At dito yan sa the KP Television, the channel that provides meaningful, useful, and life-changing tools and insight. At siyempre po, simultaneously, napapanood nyo kami sa Our Perspective TV. So, I would like you to invite you to join me dito for 30 minutes para magkaroon kayo ng more meaningful, useful, and life-changing tools and insights. At para din po maging wider and deeper ang inyong understanding sa mga topics na ipinifeature namin dito. This is Mr. Albert M. Rosarda, a.k.a. Sir Adrasor, here at the show that listen and value your views for a wider and deeper understanding. And this is Our Perspective. Come on, join us. Tell us what you think here at Our Perspective. Join us and tell us, you can share your views here at Our Perspective. Here's my point and that's your point. Here's my view and that's your view. Let's talk about it only here at Our Perspective. Let's join Sir Adrasor at Our Perspective. The show that listens and values your views. For a wider view and a deeper understanding. This is Our Perspective. With Sir Adrasor, this is Our Perspective. Okay, so welcome back and you're still tuned in at Our Perspective with Sir Adrasor. This is the show that listen and value your views for a wider and deeper understanding. Ayan ha, dear viewers, ha, for the very first time, napanood ninyo po ang theme song ng aking show na Our Perspective with Sir Adrasor. Yun po, so ikinoclose natin ang Season 1 ng Our Perspective with Sir Adrasor sa pamamagitan ng paglo-launch ng aking bagong theme song. Kasi po, by next month, December, start na tayo ng ating Season 2. Yan, di ba? Kasi naka 1 year na po ang Our Perspective with Sir Adrasor dito sa the KP Television. At medyo tingnan nyo po yung logo natin ng The KP Television dyan sa upper right-hand corner, di ba? So talagang improving tayo. Ngayon, nag-aano na siya. Kumbaga sa animated na yung logo natin. And of course, we are continuously improving our shows para mas marami kayong makuha na meaningful, useful, and life-changing tools and insight dito lang yan sa The KP Television. Okay, so for today, tingnan muna natin, no? Sabi natin, yung landscaping daw is known as a landscape art. That is according to Wikipedia. And it is the depiction of natural scenery such as yung mga mountains, no? Yung valleys, trees, rivers, and forests. Especially when the main subject is a wide view with an element of arranged into a coherent composition. On the other hand naman, ano, yung embroidery is a craft of decorating fabric of other materials. And syempre, ginagamitan natin ito ng needle and also a thread or a yarn. So, yung embroidery po, it may also be incorporated other materials. So, pwede rin kayo magdagdag ng mga pearls, beads, and sequences. Nowadays, yung embroidery is usually seen on caps, towels, blankets, denims, dresses at iba't iba pa, no? So dear viewers, no, I would like you to join us ating show today by means of sending your thoughts dito sa ating comment box. Kaya
dyan lang kayo at dito lang ako. And my special guest for today will join us later when we return. Yan. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel, mag-subscribe na kayo by means of hitting that subscribe red button. Okay. So, yan. Bigyan-daan muna natin yung ating very first comment kanina. Yan. Nakita ko, may nag-comment tayo very early. Yan. Thank you very much kay Mabel Musa. Ang sabi niya, good afternoon and congratulations. Yan. Thank you very much, Mabel, for always tuning in dito sa Our Perspective with Sir Adrasor. Dito yan sa KP Television at syempre sa Our Perspective TV. Syempre hindi tayo makaka one season kung hindi dahil sa inyo mga dear viewers. So patuloy nyo pong subaybayan ang ating mga programs dito sa the KP Television. Okay, so now joining me today is Miss Jo Jacob. Si Miss Jo Jacob po is from Saint Pedro Poveda College. No, Miss Jo, pakigreet mo naman ang ating mga viewers. Magandang hapon po. Happy lunch time sa mga viewers. Yan, oo, Miss Jo. No, thank you very much, Miss Jo, for joining us this afternoon. Para naman ma-inspire natin yung ating mga viewers about itong landscaping and embroidery. And of course, nagpapasalamat kami in behalf of the KP Television at saka ng Our Perspective with Sir Adrasor na binigyan mo ng oras ang ating programa. Yan talaga naman, ano? Nakita ko na yung mga paintings mo dyan sa mga background, no? Pero yun nga, no, Miss Jo, sabi ko, ulitin ko, thank you very much for, syempre, spending your very precious time with us. Kahit na alam ko na busy ka with your academic programs dyan sa San Pedro Poveda College, pero pinaglaanan mo pa rin ng time ang Our Perspective, no? Pero, Miss Jo, and of course, dear viewers, before we proceed with our discussion, allow me first to give our viewers, no, yung ating question for today sa ating segment na I Read It at the Philippine Star. So, our question for today, which was taken from the yesterday's issue of the Philippine Star, is ano ang headline ng world section kahapon, which is a Thursday, November 25, 2021. So, dear viewers, no, the first among you na makakapagbigay sa atin ng tamang sagot, i-comment nyo lang yan sa ating comment box. Makaka-receive kayo ng special gift coming from the Philippine Star. At syempre, this particular segment is brought to us by the Philippine Star. And thank you, Philippine Star, for your continued partnership with us dito sa KP Television para makapag-provide tayo ng meaningful, useful, and life-changing tools and insights sa ating mga viewers. Kaya, magbasa na kayo ha, para tumaas ang inyong marka. Okay, so Miss Jo, our topic for today is all about landscape painting with embroidery, no? Can you tell us, kung Miss Jo, kung ano ba yung skills na kinakailangan natin at saka ano yung mga materials na kailangan natin dito sa landscaping and embroidery project? Of course, yung mga tools at saka yung skills muna po basically na kailangan sa ganitong activity ay drawing skills, tapos sewing skills, problem solving or decision making skills, and then creativity as well. Oo, dami, no? Isipin mo, isang project lang, Miss Jo, pero ang dami ng skills na madedevelop ng mga gusto, kahit hindi estudyante, ano, ngayon, medyo bored na tayo because of the pandemic, we can engage ourselves with painting, and meron pang bonus, meron pang kasamang embroidery. So, Miss Jo, ano ba yung mga materials na kailangan natin dito sa particular project na to? Para sa materials naman po, ang kailangan natin ay mga paint brushes, yung typical na kailangan sa drawing tsaka painting. Kung mayroon kayong stretched canvas or kung wala naman, any white cloth, embroidery hook, kung gusto nyo, and then easel, tapos watercolor paint ang ginamit ko, but you can also use acrylic, also a cup of water for cleaning your paintbrush. Tapos, sa last na lang po kailangan yung embroidery, threads, at saka needle. Yan, di ba? Yeah. Alam mo, Miss Jo,
parang medyo mahirap at ano, parang na, marirealize natin na parang medyo mahirap kasi, di ba, isipin mo, ano, you're going to combine painting with embroidery, no? Parang, yun nga lang, painting pa lang, medyo hindi na tayo masyadong, ano, doon, tapos may kasama pang embroidery, no? Pero, can you tell us how do we go about with this particular art process? Basically, the processes that are involved are just three. All you have to do first is, of course, make a rough draft by drawing your landscape using a reference photo. After which, you can already paint over your sketches. And then lastly, sew on the chosen objects that you would like to emphasize using, it's already if you use basic embroidery stitches. Yon, di ba? So dear viewers, no, medyo kinabahan ako kanina kasi sabi ko parang ang hirap i-combine. Pero sabi nga ni Miss Jo, no, you take it for her, the expert pagdating sa ganitong field, no. Number one lang, magdo-draw lang tayo ng landscape using the reference photo kung meron tayong reference photo. And then after that, ipipaint natin over sa rough draft using the watercolor and you can use acrylic. And ayan na, sewing na. Parang naalala ko tuloy, parang ano to. Parang ang mangyayari dito, Miss Joy, is that magiging mixed media yung painting natin, yes. Ano? Yes, meron tayong meron naman akong konting alam sa painting kahit papaano. Kasi I really love to draw, kaya lang drawing doesn't love me. Kaya wala akong magagawa, no. Pero Miss Joy, ano? Tingnan muna natin yung comment ni Maria Cielo. Yan, meron tayo yan. Sabi ni Maria Cielo, Happy Friday. Yan, talaga naman, ano. Thank you very much, Maria Cielo. Kasi alam mo ba, naging Friday habit na ni Maria Cielo ang manood dito sa Our Perspective. At meron tayong bagong viewer, ha? Talaga naman, yan. Si Maria Fatima Pangilinan. Hi, I'm very interesting topic. Yan. Hello, Patty. Yan, si Patty po is nanonood all the way from Bacoor, Cavite, sa St. Michael's Institute. At syempre, binabati natin ang mga viewers natin dyan sa St. Michael's Institute sa Bacoor, Cavite. Yan. Mga friends ko yan, mga yan. Kaya medyo may suporta rin sila sa akin. Yan. I hope mo, Miss Jo, nag-invite ka din ng mga friends mo para supportahan tayo dito sa ating ano. Pero Miss Jo, ano, I know that the viewers are interested to know kung ano ba yung nag-inspire sa iyo para alam mo medyo difficult itong situation. Pero ano ba yung nag-inspire sa iyo? No, pero eto, bitinin muna natin yung mga viewers natin. Ano, bago mo ano Miss Jo sagutin yung tanong natin kung ano yung nagbigay sa inspiration. Mag-ano muna tayo, mag-pause for a while muna tayo sa mga para panood natin yung sponsors natin dito sa The KP Television. Babalik po kami after this. Okay, so there you have it, no? Napanood nyo po ang ating isa sa mga sponsors natin dito, ang ating Kuya Prop Book Series. Yan, Kuya Prop Book Series. Yan, ganoon talaga pag live, no? Walang take 2. Kuya Prop Book Series. Kaya, tangkiligin po natin, mag-subscribe na kayo ng Kuya Prop Book Series para dahil sabi nga, kapag ikaw ay nagbasa, tataas ang iyong marka. Okay. And you also have also seen the various programs dito sa KP Television. Ito po yung channel that provides meaningful, useful, and life-changing tools and insight. Siyempre, ipin-repair namin yan para sa inyo, our dear viewers, no? And please, don't forget to share, subscribe, and hit that bell button para
ma-update kayo kung ano ang latest dito sa ating KP Television. And of course, dear viewers, no, we would like to ask for your support dito sa aming live stream and advocacy. So you can send your support dito sa ating GCash and PayMaya account na 0968-718-5468. Yan. Meron din po tayo mga packages, no, sponsorship packages na inihanda para sa inyo kung gusto nyo mag-sponsor dito sa ating The KP Television. All you need to do is to just leave your email address dito po sa ating comment box and isesend namin sa inyo ang aming mga sponsorship packages, no? Aasahan namin ang inyong suporta para tuloy-tuloy ang paghahatid namin sa inyo ng meaningful, useful, and life-changing tools and insight. Pero at this point, no, batiin muna natin ang ating mga birthday celebrators for today. So ang birthday po kasi ay isang biyaya, no? To the point na we are celebrating our birthday, we have to be thankful. Kaya binabati ko ng happy happy birthday ang mga birthday celebrators for today. Sa listahan ko si Dominic Chavez. Happy birthday to you, Dominic Chavez. At syempre kay Randall Lorenzana. At syempre sa aking estudyante na doktor na ngayon, si Dr. Erlson Flores. Happy viewing sa inyo, no? And syempre, ano din, medyo masaya na malungkot tayo because this very day, ngayong araw na to, is my father's 82nd birth anniversary. Yan. So, kaya po birth anniversary kasi medyo nauna na po si Amang Edong sa amin. Yan. So, bali, this is his very first birthday na nagse-celebrate siya, hopefully, with our very loving creator. So, 82nd birth anniversary ni Amang Edong today. At syempre po, sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday previously, belated happy birthday po sa inyo. At syempre, sa mga magse-celebrate naman ng inyong mga birthday bukas at sa mga darating pang araw, advance happy happy birthday po sa inyong lahat. Miss Jo, no, bago mo sagutin yung tanong ko kanina, baka meron kang gustong batiin ng happy birthday o meron kang gustong pasalamatan, di ba? Wala naman po. Nagpapasalamat lang din po ako sa inyo at kay Doc Aldrin sa pagkakataong itong maibahagi ang aking kaalaman sa yan. Senior at sa HE. Yan talaga naman. Very, napaka low profile talaga ni Miss Jo. Ano? Yan. Isa yung siguro, isa yan sa mga distinct characteristic ng mga educators diyan sa Saint Pedro Poveda College, no? Yan. Okay, Miss Jo, meron tayong iniwan na tanong kanina before we pause for a break, no? Yan. I-share mo naman sa amin, Miss Jo, ano ba yung naging inspirasyon mo para gawin itong napaka, for me ha, medyo challenging at medyo mahirap-hirap na activity na to. What inspired you to do this, Miss Jo? Actually, what inspired me is that I love traveling even before pandemic. And then, nag-stop siya kasi bawal nga mag-travel tayo. And then, every year, we go to a certain place like in Benguet, somewhere in Cabayan, Benguet. And then, we often conduct outreach activities. Actually, dapat ika-10th year na namin, pero hindi pa pwede po. So, usually, we do storytelling and then art sessions with the elementary school kids there. Tapos, since hindi nga makalabas, na-inspire ako na i-ano ko na lang po muna, i-recollect yung mga memories ko dun sa Benguet. Kaya na-inspire ako dun sa sunrise na photo namin noon dun sa summit ng Mount Timpak. Ang Mount Timpak po pala ay isa sa tatlong pinakamataas na bundok dito sa Luzon. Tapos, napakalamig dun, ta Sea of Clouds. Tapos, habang nagsiscroll din ako sa Facebook noon, since mailing na rin po ako mag-paint, may nakita ako sa isang Facebook page na napaka-interesting na may twist sa painting na yun nga yung may embroidery stitches.
Kaya nakakamap ako ng ganitong project. Sabi ko, i-try ko nga. Kasi matagal na rin akong hindi nagsuso at dati rin akong HE teacher. Yan, oo, diba? So, talaga kumbaga sa ano, diba? Somehow, merong talagang positive at merong negative effect itong tinatawag natin na pandemya, no? Nagkakaroon to ng positive and negative effect na sa isang banda, naging positive yung effect sa'yo, Miss Jo, ano? Kasi dahil hindi nga tayo makalabas, di ba? Dahil na, naaalala mo yung activities ninyo sa Benguet, no? So, nirecollect mo yung mga memories na yan. Yan. So, kaya napakaganda din na huwag natin tingnan yung negative at rather tingnan natin yung positive impact nitong COVID-19 pandemic na to. At yan, gusto ko rin sabihin sa inyo, dear viewers, no, alam nyo ba, itong landscape painting na to with embroidery na to, ipinresent ito ni Miss Jo sa 72nd National Conference and Training ng Philippine Home Economics Association. Para naman ma-share niya, no? Miss Jo, bigyan mo nga ako ng konting ano explanation about ito, yung nasa sa screen natin. Ano ba itong mga background na to, middle ground na to, at saka itong mga foreground na to, Miss Jo? Actually, ang nakikita niyo po sa screen, ito po yung parts ng isang landscape painting. Para po simplihan lang natin dun sa mga gustong matuto, basic lang po yan, kapag may reference photo kayo or may gusto kayong i-paint na scenery na napuntahan nyo na or gusto nyong puntahan, so parang i-vision board nyo, i-divide nyo lang yung canvas or yung photo into three parts, background, middle ground, at foreground. Sa background, dyan yung i-draw yung langit, yung clouds, yung mga small things na nakikita nyo from afar. Tapos sa middle ground, dyan nyo po ilalagay iba ding mga parts ng scenery, kagaya ng pwedeng body of water, yan, yung lake, o kaya rice field. Tapos dito sa foreground, dito nyo na ilalagay yung mga objects na gusto nyo ilagay. Pwede din na andito yung emphasis nyo sa foreground, kaya mas detalyado na siya. Ayun. So, yan, three parts lang. Tapos pag magpipaint na po kayo, magsistart kayo from background, pababa. Ayun, 'di ba? Ang gandang ano, ang ganda ng sharing ni Miss Jo, ano. Sana ano, marami pa tayong ma-inspire ano na na ihon yung kanilang talent about painting. So, pag-usapan namin 'to, ways to create the illusion of space. Ano ba ito, Miss Jo? Ito po yung mga techniques para din po sa mga nagpipinta na or gumuguhit na, parang reviewer na lang din to. Pero para sa mga ano, gustong matuto, ito po yung mga techniques na pwede nyong gamitin para makakreate kayo ng illusion of distance and space sa landscape. Di ba pag nagte-travel tayo, nasa sasakyan kayo, nakikita nyo sa malayo, yung kalsada parang nag-meet at some point. So, yun yung mga illusions na pwede natin gawin kasi flat surface yung canvas or papel. Ang unang technique ay overlapping. Pagpapatungpatungin niyo yung pagguhit ng mga bagay kagaya ng mga puno, ng mga halaman, at saka ng mga bundok. Tapos, ayan po. Yung pangalawang technique naman, kapag malayo na yung object, gagamitin niyo naman yung technique ng pag-iiba-iba ng size ng mga bagay sa larawan or sa guhit niyo. Halimbawa, ang pinakamalaking bagay na iguguhit niyo ay nandito sa bandang harapan or malapit sa foreground. Tapos, paliit siya ng paliit, papunta dun sa background. Ang susunod yan naman po, ayun. Yan, next. Next technique po yung placement ng objects. Yung pinakamababa, ibig sabihin ito yung pinakamalapit sa'yo. Yung bandang gitna na puno, yun yung medyo nasa middle ground. Tapos, dun sa dulo, sa background, yun yung paglagay nyo ng bagay na maliliit at nasa taas. So, in this manner, nakaka-create kayo ng illusion of distance and space. Ang susunod naman po ay shading. Okay, ito dito papasok yung element of art na values, light and dark values. So, kapag nag-create kayo ng shadows tsaka highlights, nagiging form yung isang shape. Kagaya nitong hugis bilog na to ating mga puno sa larawan po. Yun. Ang susunod naman po ay value and focus. So, kapag nagla-landscape po kayo, gagamit kayo ng warm colors dito sa bandang middle ground. Mas concentrated yung warm colors dito. Pag cool colors naman, dun kayo gagamit sa background. Kasi ibig sabihin malayo yun kasi nagkikreate kayo ng atmospheric temperature. Ang susunod naman po ay ito na yung linear perspective. Ito yung unang, lagi niyong tatandaan na kapag gagawa kayo ng landscape,
ang una nyong iguguhit ay yung horizon. So, ang horizon ay hindi dapat nasa gitnang gitna or dead center. It's either nasa taas siya or medyo nasa baba. Tapos, create kayo ng dot, dun mag-meet yung lines niya. Ayan. So, dito sa example na to, ang inspiration ko po, yan po ay kinuha kong larawan mula sa summit ng Mount Timbak sa Benguet. Ayan po. Yan ang inspiration po. Yan ang inspiration, di ba? Yes. Yan. At punta na tayo, no, Miss Jo, punta tayo doon sa, katapos na tayo doon sa ano natin about landscaping, no? So somehow, magkaroon na ng konting idea yung mga viewers natin kung paano sila gagawa ng landscape. Medyo, siguro, ang pinakamaganda, dear viewers, no, kung talagang gusto nyo masundan, i-review nyo na lang, panoorin nyo na lang yung replay nito, no? Pero maganda, no, nabanggit yung mga linear perspective. Naalala ko tuloy, kasi meron akong background konti about drafting 101, drafting 101, drafting 102, 202 at saka 201 at saka 202. So pinag-aralan namin yung mga perspective na yan. Meron tayong mga 1-point perspective, meron tayong mga 2-point perspective, no? Pero yan, thank you very much, ano, Miss Jo. Talaga naman sana yung mga viewers natin, meron kayong natutunan about landscaping at china-challenge ko kayo, ano, sana soon, no, i-post ninyo dito sa ating sa replay natin, no, i-comment niyo lang kung nakagawa na kayo ng landscape. Pero Miss Jo, puntahan natin yung second part ng ating topic for today. Dahil na tayo with the landscaping, punta naman tayo sa embroidery. Paano naman natin i-incorporate yung embroidery dito sa landscaping? Ayan. Bale, ang nakikita niyo po sa screen ay yung mga ginamit kong stitches dito sa project na to. Esensya na po, hindi ko na-edit yung ano slide. Ayan po, gumamit ako ng basic embroidery stitches lang para sa mga mahilig manahi, ito ay para sa inyo. Back stitches, French knots, lazy daisies, tsaka satin stitches. So, ang pinili ko lang pong burdahan ay yung mga halaman. Ayan po. Yan yung mga materials na ginamit ko. Ito yung mga actually recyclables to, sir. Nung ano pa ako, mahilig manahi, naging hobby ko siya. Ito po yung mga luma, kaya nagagamit ko pa rin. So, ayan po. Tinahiyan ko po, or binurdahan ko po yung mga halaman, lalo na yung bulaklak, mga dahon, at saka para ma-highlight po yung bulaklak, nag-paint pa ako ng finishing touches gamit ang puting acrylic. Yung directions po, kagaya dito po sa, ito na po yung finished output. Kung makikita niyo po, may mga rays po ng sun dyan. White acrylic paint po ang ginamit ko dyan. Tapos, dun sa mga bandang, sa taas ng bundok, hindi po pasikita sa picture, gold thread naman po ang ginamit ko dyan para ma-emphasize yung morning sun rays. Yan, oo. Diba? So, ganun, ano, ganun natin ini-incorporate yung landscaping with embroidery. At ang sum total niya, ang tinatawag na natin ngayon with this particular painting is a mixed media paint, no? So yun, yes, yung final output natin, no? Ang ganda, no? Ang ganda ng ano, na parang buhay na buhay talaga yung sun, yung rays ng sun, no? And mas nabigyan natin ng emphasis yung kanyang pinaka flower na sunflower because of the embroidery stitches natin. Yan, no? So talaga perfect na perfect siya as an activity for our students, di ba? At saka, yun nga, china-challenge ko yung mga viewers natin na sana maano din kayo. Kasi madami na ngayon, Miss Jo, na nauuso, di ba? Meron tayong mga diamond painting na tinatawag, di ba? Yes. So, ito, masasabi ko siguro ang isa sa mga proponent, no, yan, isa sa mga proponent nitong tinatawag natin na landscaping with embroidery ay si Miss Jo Jacob ng Saint Pedro Poveda College. Yan, sabi ko sa iyo, Miss Jo, gumawa ka ng study about this para medyo maano din natin, 'di ba? Academically, maipasok natin, kasi kung tutuusin, Miss Jo, 'di ba? Sabi mo nga ang daming skills, no? Meron tayong tatlong na-identify na skills na pwede mong ma-develop through this activity. Pero Miss Jo, pag-usapan naman natin, saan ba tayo pwedeng makakuha nitong mga materials na ginamit mo? Actually po, yung mga materials pong makikita natin, or marami online, sir.
Isa-isahin ko po ba yung sa busy trading sa kabamay? Hindi ako pumunta doon kasi mura po yung bilihin. Oo, yan. Tapos may mga Pandayan Bookstore, marami din po yung mga arts and crafts materials. Yan, oo. Ayan, yeah, marami online, tayong ano, di ba? Kumbaga sa ano, nasa, oh yeah, recyclables, pwede nating gamitin yung kuwan. Siguro dahil nga sa medyo, although pwede na naman tayo lumabas ngayon, di ba? Pero yung mga naitago rin yung mga thread dyan, di ba? Yung, lalo na yung mga HE teachers natin na umaattend ng national conference ng PHEA, sigurado yung mga giveaways ng PHEA dyan, na mga thread na itago ninyo, ilabas nyo na ngayon para magamit nyo dyan sa ano. Meron tayong nakitang slide kanina, no, Miss Jo? Yung sa art appreciation, pag-usapan nga natin to, how do we critique an art? Miss Jo? Okay, so basically kapag tapos na po yung artwork ng mga bata or project, pwede nyo itong i-apply po. Kailangan i-evaluate ng mga bata yung sarili nilang gawa para naman makritik at ma-appreciate nila yan. So usually, ang ginagamit namin lagi sa art yung art critique and appreciation process. Ang unang step, i-describe, ipa-point out nyo sa mga bata kung ano yung medium na ginamit, anong title ng artwork nila, anong form ng art to, which is 2D art or mixed media painting. Tapos ang second step ay i-analyze nila kung anong mga art elements and design principles ang in-incorporate nila sa design nila. And then number three, make them or draw out from them the meaning of their artwork or the message. Lastly, let them decide whether they have made a masterpiece or not. And then they have to explain their answer as well. Yon, para naman oh, po ma-experience nila yung making meaning and purpose of what they are doing every time. Yan, di ba? Talaga naman, teacher na teacher talaga. No? Talaga yung making meaning. Kasi ito, tip yan para sa ating mga teachers out there, no, sa mga viewers nating teachers, no, na pwede natin talagang incorporate sa mga activities natin. Lalo na ngayon, meron tayong mga performance tasks sa school. So siguro pwedeng magkaroon ng collaboration ang art teacher sa HE teacher, di ba? Magpagawa si art teacher ng landscape painting, tapos palagyan ng embroidery ni TLE teacher, di ba? And other things, no? Tapos even halimbawa yung pag ina-explain na, like for example, make a paragraph about this, pwede din yun, makisali na doon yung ating English teacher. At halimbawa namang si Filipino teacher, pwede niya gumawa ng talata, ukol sa ganito, ganyan. Diba? So, in that manner, medyo hindi nahihirapan yung estudyante natin na ang dami-daming performance. Tas ito, isang performance tas lang, madami ng grade na pwedeng makuha ang mga teachers. Yan. No, Miss Jo, no, medyo ano na tayo sa oras natin. 'Di ba medyo lumampas tayo ng konti. Pero very fruitful talaga and meaningful and life-changing ang ating mga sharing for this particular episode, no. Miss Jo, bago tayo mag-end ng ating episode for today, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga viewers for your final message? Una sa lahat, salamat po ulit Sir Albert, at saka si Doc Adrin sa pagkakataong ito. At nais ko pong i-plug ang aming exhibit sa SM Art Hub, sa SM Angono. Ito po yung Nobyembre, ito po yung Sing Deity Artists ng The Blanco Art Gallery, spearheaded by Miss Jem and Sir Glenn Blanco. Yan, pwede po kayong pumasyal sa SM Angono sa exhibit. Yan, so baka anong malay natin ang inyong exhibit ay namamasyal, 'di ba? From SM Angono, yes, to SM, 'di ba? Anong malay natin mapunta rin kayo ng SM MOA, 'di ba? At hopefully nandoon na yung globe, 'di ba? May balik na ba yung globe o nawala siya? Okay, pero bahala silang maghanap. Okay, so again, no, once again, Miss Jo, napaka meaningful ng ating episode for this afternoon. And syempre, we cannot thank you enough. Maraming salamat, no, Miss Jo, talaga naman. So, siguro sa susunod na guesting mo dito ay i-share mo naman sa amin ang iyong academic about dito sa ginagawa mo na landscape and embroidery. Yan. Okay, so before tayo magpaalam, i-check muna natin kung meron ba tayong winner sa ating I Read It at the Philippine Star segment for today. Meron ba nakasagot sa tanong na ano ang AI? Sorry, si no winner ang kasama natin. Pero yan, sayang, no?
kasi hindi tayo nakakuha ng winner natin, ano. Pero yun po, ano, dear viewers, no, sabi nga ni Kuya Prof, no, kapag ikaw ay nagbasa, tataas ang iyong marka. So basa lang tayo, at anong mali natin sa pagbabasa natin ay makakuha tayo ng inspirasyon, kagaya ng inspirasyon na ibinigay sa atin ni Miss Jo, no. So again, china-challenge ko kayo, dear viewers, ha, magkaroon na po kayo ng inyong sariling painting, hawakan nyo na inyong, ilabas nyo na inyong creative art, no. And dear viewers, we hope that through this episode you had a wider and deeper understanding, and of course a new perspective of what is landscape painting, at saka po ang embroidery is all about. So dapat nagkaroon kayo ng bagong pananaw, at buksan nyo na po yung inyong mga hidden talents, di ba, sa inyong painting at saka embroidery, no? So, meron tayong mga various aspects of our life that can be developed. So, we can engage into landscaping and embroidery. So, try it, no? I-try nyo to, mga dear viewers. At, yun nga, no? Try and try lang until you succeed. At saka, syempre, pwede nyo i-message sa amin, at anong mali natin, i-feature natin ang inyong painting with embroidery one of these days dito sa ating episode. Okay? Once again, no, Miss Jo, and of course, dear viewers, maraming salamat sa inyo for staying with us. This is Mr. Albert M. Rosarda, aka Sir Adrasor, and syempre, here at the show that listen and value your views for a wider and deeper understanding, and this has been Our Perspective. Bye everyone! Thank you much! Si Kuya Prof.